why you should watch Aladdin. This is Coach Vinci and ngayon we're having a review naman ulit ng Aladdin movie. It should be John Wick 3, kaya lang nag-decide kami, nag-usap kami mag-asawa which one is which movie we will watch between John Wick 3 or Aladdin. So I'm here right now making a review about Aladdin. So well, I'll be sharing three parameters why I paano to i-rate. First is character, next is entertainment value, entertainment factor, and third is lesson. So first of all, parang anticipated din to. So sa mga batang 90s, alam to na sobrang hilig sa Aladdin kasi isa yan sa mga kinalakihan natin kasabay ng mga palabas sa Channel 2, Channel 7, yung mga Disney movie, yan, mga Lion King, kasama pa yan mga laro sa Sega, kasama pa yan mga laro sa family computer, yan, mga Aladdin. Now, ayan, i-rate ko siya kasi katatapos lang namin, nag-set up agad ako dito sa sala namin para mabigay agad yung response kasi ang gawin kong title nito is Why You Should Watch Aladdin. Dami nung lesson ng movie pero daanan ko muna yung una. So, daan tayo sa mga characters. First is majority of the characters played well. Bagay sila dun sa mga role. Siyempre, ang alam naman ng mundo ng social media, they are very judgmental pagdating sa mga live action, pag ginagawang live action, yung ginagawang realistic yung isang pelikula, lalo na yung mga most beloved Disney movies natin. So, kamusta yung mga characters? First is si Jasmine. So, unay ko muna si Jasmine, hindi muna si Aladdin. So, ladies first. Si Jasmine, siya yung nasa Power Ranger, if I'm not mistaken, si Pink. Parang familiar yung mukha niya, bagay siya na maging Jasmine. And ang ganda rin nung singing talent niya. Highest to the highest level, lalo na yung part doon na kumanta talaga siya. Well, huwag kayong maglalala, wala tong spoiler. Pero you'll get the gist of anong meron dun sa movie, what to expect with the movie. Okay, next natin naman is si Aladdin. Okay, sobrang unknown siya sa akin. Sa amin, unknown siya para napapinapanood namin. Sino kaya to? Pero he played well. And ang galing ng ano niya, ng dancing skills niya. And hindi ko alam kung siya talaga yung kumakanta nun. Parang sobrang talented niya pag talagang siya yun, no? Pero I'll give it to him. And yun yung isa sa mga gusto ko sa isang movie kapag hindi superstar yung gumanap ng isang major role na sa isang major or most anticipated na movie. Props doon kay Aladdin. Next is gusto ko itong i-highlight. Si Genie, which is si Will Smith. Sabi, maraming critic na kaya bang panindigan yung si previously si Robin Williams. Pero sabi ko, hindi pinanindigan ni Will Smith si Genie. But it's the other way around. Naging Will Smith si Genie dun sa palabas. In my own opinion, hindi nahirapan. Hindi kailangan i-judge na nagampanan ba ni Will Smith yung role niya as Genie. Kasi naging Will Smith talaga yung Genie. And it went well. At sabi ko nga, while driving pa uwi, kasama ng mga kapatid ko, naging pantay halos yung level of yung stage presence, yung presence nung ni Aladdin tsaka ni Genie, para silang bumuo ng pelikula. So, okay yon. So, doon naman tayo sa other side na hindi sa akin, hindi masyadong thumbs up. So, pwede na rin. Pero, unang-una si yung daddy ni Jasmine. So, expected naman na medyo parang takori yung katawan niya. Pero doon, medyo matangkad siya. Pero okay naman. Well, hindi lang siya as expected na talagang kopyang-kopya na parang dapat ganun din. Next is si Riago, yung parrot. Parang hindi masyadong na-highlight. Although marami siyang role doon, hindi lang naging Riago siya na Riago na madaldal na na-highlight meron. Para lang siyang ginamit doon eh. Parang naging puppet lang siya, naging parang Pokemon lang siya na kalitaga. Yun, as same goes na ginagawa niya role doon sa mga palabas sa cartoons. Next is si Jafar. Hindi ko na-feel yung intensity ng character nung villain. Pero maganda naman yung acting niya. Kaya lang, it's a no for me. Hindi ako si James Reed. Hindi siya nakakatakot. Though, ewan ko baka yung intentionally ganun gawing light lang. Tapos hindi siya long hair. So, I was expecting na long hair siya. So, pero okay naman. It went well. Hindi lang ako kasi pinanggagalingan ko kasi yung mga superhero movie na kailangan villainish talaga yung isang antagonist. The rest, okay din yung maiden, yung basta yung kamukha nito, Annalyn Bartolome. You watch it. Ma-appreciate mo yung characters. Next is entertainment factor naman. Very entertaining. Sa akin masasabi ko na hindi ko napansin na 2 hours plus pala yung movie kasi parang feeling ko isang commercial lang siya kasi hindi parang ako na mahilig sa mga Marvel, mahilig sa mga
mga mystery movie na talagang you need to focus on the movie, abangon yung mga clincher, yung mga cliffhanger doon. Talagang sa ano naman, meron sa sariling flavor na kahit kumakanta sila doon, you still watch the movie, you still appreciate kung ano yung mga nangyayari, maganda naman, maganda yung singing din nila. Hindi yung masyadong umay na sobrang haba na tinatapos yung 5-minute na song. Para lang kung kumakanta sila to define yung eksena. Parang pwede kong gawin yun pag nag-aaway kami ng wife ko, nung bigla na lang kakanta. Kasi para mas ma-express mo lang tama kaysa magalit ka. No, okay yung kanta, okay yung part ng kanta. Parang pag ikaw, fan ka ng Disneyland, so kung nakapunta ka ng Disneyland, mamimilis nyo. Kasi yung mga tugtog, yung mga props, yung mga entertainment, yung mga dance number, tsaka yung mga smile ng mga sumasayaw, parang mababalik ka sa Disneyland or mas lalo mong gugusto yung pumunta sa Disneyland. And worth the money. So, okay yun sa entertainment value kasi minsan yun yung sumalungkot eh. Worth it ba nung pera mo? Yung mapapanood mo. Number yun yung dalawa and last natin. Mga lessons na yun yung may importante eh, sa part na to kasi this is Sales Talk TV. Pero nag-uusapan natin dito yung mga ano yung mahalaga na pwede mong panoorin na pwede kang matuto, hindi lang basta ma-entertain. Bilang salesperson, bilang entrepreneur, bilang negosyante, ano yung pwede mong matutunan dun sa palabas? And hindi lang siya basta entertaining, marami, busog din siya sa mga lesson na pwede mong gawing papanood mo sa mga tao mo, the online mo, people mo. At ikaw mismo, I encourage you to watch this if you are a business person. So unang-unang lesson natin is identity. Dahil siyempre, alam nyo naman, yun lang din naman yun, kumbaga kahit hindi ko sabing spoiler, yun naman yung storyline na si Aladdin naging gusto niya maging prince just to please yung si Princess Jasmine. Pero doon naintindihan niya na kung sino ka ba talaga. Dumating sa part ng movie, kahit sa cartoons, na ipakita mo kung sino ka talaga. Hindi yung kung sino ng mga tao yung gusto na maging ikaw. Parang ikaw bilang negosyante. Yes, you need to please people. You need to... Kaya lang, darating yung time na kung nakocompromise na identity mo, yung character mo, yung integrity mo, pleasing people will not do good. Pakilala mo kung sino ka, mas maging okay yon. Kasi sabi nga dun sa isang part ng movie na sobrang ganda, sabi ni Will Smith, si Will Smith yun, hindi si Genie, no? Yung parang mga hitch advice niya lang, na the more, non-verbatim to, na the more you pretend, the farther you get to your goal. Na parang habang nagpe-pretend ka, nagkukunwari ka, mas lalo mong inilalayo yung sarili mo sa bagay na gusto mo, instead na akala mo na lumalapit ka pala. So, identity. You need to know who you are. And remember that you are fearfully and wonderfully made, na may purpose ka, na hindi mo kailangan magkunwari. Yung mga taong pinagkukunwari ano para matanggap ka, balang araw, hindi ka pa rin matatanggap nun eh. So, hanap ka ng mga tao na uunawa sa'yo, iintindi sa'yo, at pipiliin kung sino ka. Medyo sway lang tayo, lighter note. Hindi lahat ng sheltered brat or spoiled, ganun. So, pinatunayan yun ni Jasmine kasi, well, she has a mission na there's more to life than being a princess na sheltered, na merong glamour, na merong honor, na merong ganitong klaseng karangyaan. Next is greed. Ito, gusto kong pag-usapan yung greed. Iba-iba kasi talaga greed ng tao. May greed 1, greed 2, greed 3. Pero doon, iba-iba yung pinahit ng greed. And favorite part ko doon is that don't drink from that cup. So, puntuhin yun na si Genie, no, na bilang naging iba yung tingin niya doon kay Aladdin. Kasi parang kakaiba to ah. Alam niyo na lang kung bakit naging parang iba yung tingin ni Genie kay Aladdin. Basta, ang goal lang kasi nating mga tao, akala natin, it's all about the riches. Siyempre, dun sa context na yon, sa premise ng lugar is that may gold, may jewels, may gems, iba-ibang gems, yan. Pero, you need to be different, no? At the end of the day, it's not about being rich. It's not about kung anong meron ka that defines you, but it is who you really are. Na kung ano yung pinagdaanan mo, yun yung magiging, ano, may bubuo sa character mo eh. Kung akala mo yung riches, yung name, yung possession, hindi yun yung identity mo. No, kasi yun yung mga nawawala yun eh. Pero yung character mo, yung integrity mo, yun yung magtatagal sa'yo. Na hindi mo kailangan i-compromise yung mga bagay just to fit in. O kaya just to fulfill your greed. And hindi lahat ng akala mong ikabubuti ng marami is para sa kanila. Minsan para sa atin yun kasi gusto natin ng glory. And we need to guide ourselves and don't drink from that cup. No? And finally, number 4 is friendship. So, ma-appreciate mo, no, na yung mga kaibigan mo na who sticks with you till the end. Who brother sticks with you. A friend more than a brother. Na kaya nilang magsakripisyo. Hindi mag-compromise. Magsakripisyo para sa welfare mo. Para sa ikalalago mo. And be that friend. Or
cherish someone na who is that, na willing na tulungan ka, suportahan ka. So again, and on summary about Aladdin, you should watch it habang may panahon pa. Okay, umasa sa mga sinesend lang sa inyo na link. Invest kasi sobrang ganda rin ng movie. It's a good time. Pwede naman siya sa mga bata. At explain nyo. Sayang kasi yung movie kung hindi nyo na ipapaliwanag sa mga bagets. Kung ano yung purpose, ano yung lesson. At pinaghandaan, hindi lang siya basta movie para pakiligin yung mga bata, pabilibin ka, pakitaan ka ng mga props nila at mga CGI. Pero may purpose, may ano yun, may lesson yung movie na yun. So again, watch Aladdin. Thank you for watching this. So ang lesson natin is greed, identity, and friendship. So yun yung isang mga matututunan nyo if you watch Aladdin. So again, till next time, this is Coach Vinci saying, be inspired, stay inspired, and be inspiration. Come on. I'm done, just...